anong sinabi ni Eddie Garcia? Sa mga akin sa inyo, pinabukasan nyo, bakit? Lahat ng mga proyekto na ginawa ng ni Marcos, yung power plant, hindi dapat ngayon, mura ang gasolina. Diba? Kuryente. Yung petron, bakit na pribado? Diba? Dapat yan, nakadesenyo yan para sa kagagaan ng buhay ng Pilipinas. Mga bata, yung mga libre ko na yun. Lahat yan eh. Proyekto yun ni Marcos eh. Anong ginagawa? Sinisira yan ng mga akin. Sinabukasan yung nasisira. Minanakaw nila yung kabuangan nyo. Kayo, pinopokus yung sarili nyo sa material bagay na nakikita nyo. Kasi ang material na bagay, yun ang nakikita nyo eh, parang yung mga hindi material na bagay na nawawala sa inyo. Kaisipan, kinabukasan, kultura na kinabukasan, yung mga anak nyo, yung mga bata, mga kayong susunupan ng mga generasyon. Yun ang mga nawawala, yun ang mga ninakaw sa inyo in advance. Yun ang mga hindi nyo nakita. Very good. Totoo. Ano talaga? So Tay, matanong kita Tay, ano po ba talaga yung nakalagay dati sa libro? Yung hindi pa sa pinalitan, ha? Ah, well then, siyempre sa libro, at kung ano-ano pa, siyempre ilalagay mo yung mga kapangitan ni Marcos. Hindi, nung hindi pa pinalitan? Nung ano? Ferdinand pa kay Ferdinand Marcos. Oo, nung kay Ferdinand E. Marcos, lahat yan, kinokontra, TV, dyaryo, radyo, lahat yan. Hindi nilalabas ang tunay na katotohanan. So, ang nangyari, ang ginawa ni Ferdinand E. Marcos, pinasara yung mga dyaryo na yan. Sa mga TV station at sa mga radio station. Hindi naman lahat. Yung mga nagkikwento ng laban kay, ano, yan. Dating ano yan? Kolumnista ng radyo, TV, Ariel Ureta, sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. O anong ginawa sa kanya ni Ferdinand Marcos? Kinuha siya, pinagbisikleta siya sa kampo, maghapon. Yun ang katotohanan. Anong sinabi ni Eddie Garcia? Ibalik natin ang kahapon. Sa ano? Pag ikaw hindi kumontra kay Marcos, magiging maganda ang buhay mo. Pero pag ikaw ay kumontra kay Marcos, magiging pangit ang buhay. Ganun kasimple. Sa isang lugar, ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Dito sa mall, Papa Mel, sa'yo, kapatid na vlogger. Kung ikaw pasaway dito sa loob ng mall, anong gagawin ng security guard? Palalabasin ka. Ganun din ang panahon ni Marcos. Salbahe ka, pasaway ka, gumagawa ka ng molotov bomb na pinapasabog mo. Well then, ipapahuli ka ni Marcos. Ipapakulong ka. Yung ano ba, Tatay Jimmy, yung sa nangyari doon sa Plaza Miranda? Oo. Hindi yung gawa-gawa. Yun ay sinadya ng mga kalaban. Upang putukan. Ito. Nung pinatay si Ninoy sa airport, sa eroplano, may lumabas na kamay, 45. Boom! Laglag. Dapa. Basag ang mukha. Kung nakapunta ka doon sa burol ni Ninoy, tumutubig pa yung tama ng bala. Sinakripisyo ang buhay, pero alam na mag-ina kung sino ang pumatay. Sa kanyang daddy at saka sa kanyang asawa. Pero by that time, okay lang kay Corazon Aquino. That time, it was 1983, Corazon Aquino and then Ninoy Aquino was separated. And even though na nasa bahay sila, wala silang pakialaman. Kumbaga, pakitang tao na lang sa pagsasama nila bilang isang Aquino family. But in fact, hindi na maganda ang pagsasama nila. They was separated for a long time. So, napatay si Ninoy Aquino, just like that. Sinakripisyo ang buhay ni Ninoy Aquino ng mga kamag-anakan. Ito, ano ngayon ito? Yun ang naging paraan upang ibagsak at gumaba sa kanyang
trono si Ferdinand I. Marcos. Yun ang naging dahilan upang ilaglag si Ferdinand I. Marcos. Yan ang katotohanan. Paulit-ulit man nilang ilabas sa YouTube kung yung mga mangmang na yan at mga maniniwala. Yung mga mangmang na yan, galunggong ang utak, kung maniniwala, wala po tayong magagawa. Dahil mahal nila yung pera, babayaran nga naman sila eh. Sayang yung pera at saka libre robbery papa pagkain. Nalaman ko din yan, yung pera. Si President Nixon gumawa ng batas sa Amerika na hindi pwedeng paggalawin ang ginto. So sa makatuwid, ang ginto ng Pilipinas na hawak ni Marcos na paralyzed. Ano sa Tagalog yung paralyzed? Naparalisado. Naparalisado yung ginto. Hindi na gumagalaw. Ginto, hindi na pwedeng gumalaw. So, namayani pa rin ang dolyari. Subalit, kung yan, dinugtungan ng Panginoon Diyos ng konti pambuhay si Ferdinand Marcos na ilabas ang Philippine dollar, Asian dollar, nga ang Amerika. Ibig sabihin, mayaman tayo, Tay? Hindi, talaga mayaman tayo hanggang ngayon. Mayaman tayo hanggang ngayon. Totoo ba ito yung nangyari, Tay? How many billion of dollars ang utang ng Amerika? Sino ang nag-interview kay First Lady na babae? Hindi ko. Mention ko. Wala akong ano tayo. Sayo nga kami nag-ano. Kumukuha lang ako ng idea sa'yo tayo. Siya nag-interview kay Mel Chanko, kay Imelda, tapos sabi niya, ito lang, isa lang papakita. 4 billion of dollars. Ang utang ng Amerika sa Pilipinas. Diba kasama siya, ano dating nga, si Jay, ano ba yon yung kasama ni Mel Chanko dati, dalawa sila eh. Si Jay Solsa. Diba, ano rin yun, interview nila yun eh. Pero si Mel Chanko lang ang, si Mel Chanko lang ang pinagbigyan ni Imelda at pinayagan ni Imelda Marcos pumasok sa kanyang itinatagong kwarto. Well, ngayong araw nito, marami akong naisiwala, napaliwanag sa taong bayan. Sana'y maibigan ng taong bayan, ng mga viewers, sa tulong ko rin kay Papa Mel TV at saka dito sa aking mahal na katabing vlogger also. And of course, I don't like to mention my friend. Well, mabuti ka mo, marami rin kaalaman na ito. Ang pangalan niya, sir? Banjo. Ayan mga kababayan, suportahan natin si Tatay Jaime, yung kanyang bagong vlog. Tatay Jaime vlog. Ayan, yung, ganyan po yung kanyang YouTube channel. Bago na po, hindi na po Tatay Jimmy, Tatay Jaime na po. Bago na, patay na daw ang Tatay Jimmy. Exactly correct. Tatay Jaime na ngayon. Jab Tatay, salamat Tatay Jimmy, Tatay Jaime. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tanghali na pala siguro. Magandang tanghali. Pagdating sa channel ko, subscribe niyo sa akin. Okay, sige. Iyan niyo lang sa akin.